Plus, they have 4 assists. Make that 5. Oh! Wendell McGinnis bringing the pain! Tulak, Swimming, Alay, Haggis. Sa dami ng mga imports na naglaro sa PBA, ay may mga pangalan talagang hanggang ngayon ay tumatak na sa mga PBA fans. Kamusta mga ka-dribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang double-double machine na may reliable 3-point shot pero nakilala talaga dahil sa mga explosive dunks nito. Patunay nga sa pagiging eksplosibo ni McGinnis ay nang gumawa ito ng 53 points noong naglalaro pa sa PBA. Halika, samahan mo kung talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si Mr. Wednesday, Wendell McGinnis. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng Richmond High School at New Mexico State ang listed as 6'6 bulky forward na si Wendell McGinnis. Sa huling taon naman ni Wendell sa New Mexico State ay lubos talagang umingay ang pangalan nito dahil sa husay pumuntos at tinde sa pagkuha ng mga rebounds. Matapos ngang mag-average ng 18.7 points at 10.7 rebounds per game, ay pinangalanan si McGinnis bilang 2012 Western Athletic Conference Tournament MVP. Sa buong stint nga ni McGinnis sa New Mexico State ay nakalikom ito ng 1,521 points, 1,135 rebounds at maging pangalawang manlalaro pa lamang sa history ng New Mexico State na makapagtala ng 1,000 or more points at 1,000 or more rebounds. Kinilala naman ng koponan ni Wendell McGinnis ang mga naging contributions nito matapos mapasama sa 2020 Hall of Fame ng New Mexico State. Sinubukan naman ni McGinnis na mag-apply sa NBA draft ngunit walang koponang kumuha dito. Dito na pumasok si McGinnis sa PBA matapos kunin ng Alaska Aces bilang import nito sa 2013 PBA Governor's Cup. Dahil naman sa pagiging solido sa loob ng shaded lane at mga thunderous dunks, ay agad na nakilala si Wendell McGinnis sa PBA. Sa Alaska ay pinanindigan naman ni McGinnis ang pagiging double-double machine nito matapos mag-average ng 29.7 points, 15 rebounds at 3.1 assists per game. Punong-puno ba ng energy at solid ang mga averages ay hindi naman ito naging sapat dahil hanggang quarterfinals lang ang inabot ni McGinnis at ng Alaska Aces. After naman ng stint ni McGinnis sa Alaska ay naglaro muna ito sa France, South Korea at Israel bago nagbalik PBA, this time para naman sa koponan ng rain or shine. Marami nga noon ang nagtaka kung bakit si Wendell ang kinuha at hindi ang two-time PBA best import na si AZ Reed na siya ding nagdala noon sa Elasto Painters sa PBA Finals. Sinabi naman ni Team Governor Mamerto Mondragon na si Coach Yenggyao mismo ang may gusto sa bruskong si McGinnis dahil fit umano sa Elasto Painters ang playing style nito. Napakasimple naman ang paliwanag noon ni Coach Yeng at yun nga ang nagbalasa muna daw sila dahil kay AZ ay nakapag-finals nga sila pero di naman daw nila nakuha ang PBA Championship. Pumasok man sa PBA bilang isang undersized big man ay ginamit naman ni McGinnis ang pagiging athletic, malakas at malapad nitong pangangatawan para parusahan ang mas malalaking counterparts nito sa PBA. Bukod sa pagkakaroon ng double-double averages, maaasahang depensa, matindi sa loob ng shaded lane at may kakayahang pumukol sa 3-point area, ay tila nagustuhan din ni Yenggyao kay McGinnis ay ang pagiging all-out nito sa loob ng playing court. Tila tama naman ang desisyon ni Yenggyao matapos maging third place ang rain or shine sa elimination round at umabot pa sa semis kontra AZ Reed at San Miguel Beermen. Dito din pinatunayan ni McGinnis kung gaano ito katibay sa basketball matapos magtala ng 53 points, 17 rebounds, 5 assists, 5 blocks at 2 steals para patumbahin ang SMB sa Game 2 semifinals battle nito. Bago nga ang halimaw na performance na iyon ni McGinnis ay meron lang itong averages na 28.5 points, 14.8 rebounds, 2 assists at 1.4 blocks a game. Pero yun na din pala ang una at huling panalo ng rain or shine kontra eventual champion San Miguel Beermen. Tila nag-iwan naman ng magandang impression sa San Miguel ang monster game ni McGinnis dahil kinuha nga ito ng Beermen bilang kanilang import para sa 2017 PBA Governor's Cup.
Sinabi nga ni Coach Leo Ostrea na noong nakalaban nila si Wendell ay nahirapan silang i-contain ito dahil malakas at magaling sa loob ng shaded lane. Ngayon ay ito naman daw ang magbibigay ng problema sa ibang mga PBA teams. Inamin naman ni McInnes na sobrang talented at experienced team na ang SMB at looking forward nga daw ito na finally makatikim na ng PBA Championship. Sa SMB ay maayos naman ang naging performance ni McInnes at meron nga ito noong 3-2 win-loss card. Matapos namang mag-average ng 26.2 points, 14.2 rebounds, 4.4 assists, 1.4 blocks at 1.2 steals sa loob ng 5 games, ay dito na nagdesisyon ang Beermen na palitan na si Wendell McInnes. Sinabi naman ng SMB management na ang desisyong palitan si McInnes ay base sa composition at health status ng San Miguel Beermen. Nagpasalamat naman si Wendell sa chance na naibigay sa kanya ng SMB. Pero inamin nga nitong sana ay mas nakalaro niya pa ng mas maraming games si Junmar Fajardo at sana ay makuha umano ng SMB ang target nitong Grand Slam. After nga ng PBA ay nagpatuloy pa din ang international stint ni Wendell McInnes kung saan naging kampiyon na ito at nakakuha na din ng MVP award. Hindi man naging PBA best import o nadala ang napaglaro ang PBA team sa kampiyonato, ay sapat naman ang solidong laro at work ethic ni Wendell McInnes para tumatak hindi lang sa mga PBA teams, kundi pati na sa mga PBA fans. Sino ba namang hindi maaaliw sa energetic nitong mga plays, eksplosibong mga dunks at ang pagiging all-out nito sa loob ng playing court? Kitang-kita din ang magandang attitude at passion nito sa basketball matapos makipaglaro sa mga Pinoy ballers natin sa kalye kung saan napaka-entertaining pa din itong panoorin. Ikaw ka, Dribble, isa ka din ba sa mga bumilib sa playing style noon ni Mr. Wednesday, Wendell McInnes? Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers na sina Bernard, Rio, Bricks, Raven Lupango, Christopher, Jessil, Jaril, Raven, Rimas Mahinay, Jayma Recaplaza at Raymond Gamboa. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kadribol. Have a good time! Congratulations once again, Wando. And congratulations. Na-entertain tayo. Okay. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay paki-like naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay paki-hit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!